Marami nagkakaroon ng stroke, pero ang hindi alam ng karamihan, pag nagkaroon na ng unang stroke, ang delikado dito, yung second stroke, yung third stroke, diba? Ayaw na natin maulit. Merong kasabihan dati, nung nag-aaral pa ako sa medicine, na pag unang stroke, usually makaka-recover ka pa. Pag second stroke, may deficit, baka paralyzed na yung kalahati ng katawan. Pag third stroke, yun na pinaka-deadly, hindi na makaka-recover. Pero yung ganong kasabihan, medyo nababago na yun eh. Ngayon kasi, merong first stroke pa lang na malaki eh. Kunyari, massive hemorrhage eh. Tagilid na. Yung iba naman, maraming maliliit na stroke. Pero the point is, pag nagkaroon ka na ng unang stroke o meron ka ng sign ng mga mini stroke, eh dapat mag-ingat na tayo. Kasi ibig sabihin, baka malapot na yung dugo mo. Baka mataas na blood pressure mo. Ibig sabihin, prone ka na. May tendency ka na nasa dugo mo na, nasa ugat mo na yung pagkakaroon na stroke. So, dalawang klaseng stroke. Merong barado lang, nagbara yung ugat. Parang ganito, barado. Merong pumutok yung ugat. Hemorrhage, dumugo. Ito ang CT scan. Eh. Parehong malaki to. Mas common tong bara. Itong dumugo, mas rare pero parehong deadly, parehong delikado. Okay, gusto lang natin maliit. Ito malaki to eh. Ayaw natin ganyang kalaki. Mahirap makarecover. So, dalawang klaseng stroke, either barado or dumugo. Meron ding aneurysm. Ang aneurysm, pumuputok din yun, misa sa mga kabataan. Pero hemorrhagic din yun eh, dumudugo din siya. Basically, paano malalaman pag nai-stroke? Ito, basic lang to, yung nangingiwi, fast eh. F, nangingiwi yung muka. Pag pinatawa mo, hindi tumataas yung isang parte ng muka. Yung arm, mas manhid, ayaw tumaas yung isang kamay. Minsan yung paa, ayaw. Speech, mas bulol. Minsan walang balance. Tapos dadalhin agad sa ospital. Pero, ang nililinaw ko, itong mga sintomas, pang malaking stroke yan. Pang malaking stroke. Pero yung binabantayan natin, yung mga mini stroke, yung mga lacunar infarct, yung mga TIA na tinatawag, yung mga maliliit na stroke kasi, maliit din ang sintomas. Like kung maliit na maliit yung stroke, pwedeng manhid lang dito sa may balakang. Kala mo, kakaupo mo. Yung iba, manhid lang yung paa, pero stroke na pala. Yung iba, wala lang balance. O biglang hindi lang makakita sa isang part ng mata, stroke na pala. Yung iba, mga maliliit na stroke, parang ano lang, nag-iba lang yung ugali, iba yung sinasabi, mas makalimot, yung pala nagbabara na. Kasi nga maliit eh. Ito, pang malaking stroke to. So, hindi mo masasabi. So, titignan natin yung risk factors. Para magduda ka na meron ng mga small stroke o mga silent stroke nga na magulo yung sintomas, eh baka may risk factor siya, baka naninigarilyo siya, may high blood siya, may diabetes siya, mataas cholesterol niya, o stressful yung mga trabaho niya. Yan, possible yan. Kakaroon ng mini stroke. Para makaiwas sa second stroke, di ba gusto natin umiwas sa pagkaulit nito, kailangan control na control yung blood pressure nyo. Hindi talaga pwede paabutin ng mga 160, 170. Dapat hanggang mga 130, 80 lang. Lagi. Laging ganun kababa. Hindi pwede sa gabi 120, 80. Sa umaga 170 over 100. Hindi pwede ganun. Dapat buong araw mababa. Kasi kung mababa nga sa gabi, tapos meron kang morning hypertension, sa umaga mataas, pareho din. Kung kailan mataas, doon delikado. So, doon pa rin puputok. Doon pa rin magdudugo. So, dapat control siya the whole day. Ina-adjust yung gamot sa high blood. Cholesterol, dapat control din. So, ibig sabihin, yung pagkain mo, sabi nga dito eh, eat like your life depends on it. Talaga yung kain mo, kung pwede vegetarian, gulay na lang, walang baboy, walang baka, konti-konti na lang, hayaan mo pumayat ka talaga. Iwas sa matatamis, iwas chicherya, lahat ng inumin, tubig na lang. So kung gagawin mo talagang very strict yung pagkain mo, magugulat ka yung blood test mo, lahat normal. Magno-normal yan. Cholesterol mo biglang bababa, blood sugar mo bababa, lahat bababa, SGPT mo bababa.
pag na-control mo yan, pati cholesterol mo bababa, pati blood sugar mo bababa. Yan. Kasi pag may diabetes ka, hinayaan mo yung matagal na diabetes mo, prone din ma-stroke, prone din ma-heart attack. Tigil sigarilyo, exercise. Pero ang tip ko nga sa exercise, sobra init sa Pilipinas, sobra humid, may global warming na, mainit ang panahon. Kaya ang pinapayo ko, medyo kakaiba. Medyo hindi ko na pinapayo mag-exercise sa park, sa labas. Kung gusto nyo mag-exercise sa labas ng bahay, siguro maagang maaga sa umaga, mga 6 to 7 a.m. o gabi na, mga 6 p.m. na. Pero otherwise, pag may araw pa siya, eh sa mall ka na lang maglakad. O sa gym, o sa mall. Dapat may aircon. Kasi lalo na pag senior, ang hirap na huminga ngayon. Mainit, very humid, air pollution, maraming aso, maraming butas sa kali, maraming motor na biglang susugod, baka mabangga lang kayo eh. Delikado, delikado. Lalo na pag senior na. So, dapat yung lugar nyo, meron kayong lugar na pang-exercise. Eat better, tulad na sinabi ko, lose weight, mas payat, mas okay. At syempre, tuloy-tuloy yung gamot sa doktor. Yeah. Blood pressure talaga, pinakamahalaga. 80% ng mga stroke connected sa high blood. Yan. So, pag na-control ng blood pressure, dagdag buhay. Dagdag buhay. By 11 years ang nadadagdag sa buhay. Ang problema nga, after the first stroke, medyo may deficit na. Ito yung maraming deficit eh. Pag-iisip, nagbabago ugali, mas mainitin ulo, hindi makontrol yung emotion, yung galit, yung muscle matigas, yung kamay nakaganyan, very spastic, walang balance, pwede matumba, paglunok hirap, paghinga hirap, mas kuba na sila, constipated, mas pagod, pati pag-ihi, pagdumi, hindi na masyado makontrol. Spastic, pain, depression, at mahina yung pag-iisip. Kasama yan sa stroke. Eh. Pero ito, pinakamahalagang slide. Pakita natin, Doc Lisa. Mahalaga to. Pag kayo na-stroke, within 24 hours, syempre, dapat napunta ka sa ospital. Dapat nga, mas mabilis eh. 3 hours, 6 hours sa ospital, may gamot binibigay. Ang point ko lang dito, within 6 months, yan ang best time makarecover ka. Kung na-paralyze yung isang party ng katawan mo, within 6 months, pinakamabilis ang recovery. Within 7 days, may recovery na konti. 1 to 3 months, so fastest recovery to. So 1 month, 2 months, 3 months after the stroke. Hanggang 3 months to 6 months, continuous recovery phase. Ang problema, after 6 months, mabagal na. Kung ano pa natitirang panghihina ng katawan, mahirap na gumaling after 6 months. After 1 year, medyo mahirap na. Pwede pa gumaling, pero mabagal na. Okay? So, ang point ko lang, huwag madidepress first 6 months, huwag tayong magtitipid. Diyan mo kailangan yung gamot, yung physical therapy, kailangan magsipag sa doktor. Dapat dito ka humabol. After 6 months, pwede pa rin naman humabol. Dapat tuloy-tuloy. Pero yung first 6 months, pinakamahalaga. Self-care, eat right, proper posture pag sa stroke, aerobic exercise, tamang tulog, bawas stress, bawas depression. Yan, may mga therapy na ginagawa. Exercise, sabi ko nga, di ba, sa malamig na lugar lang para hindi hingalin. Ano, manage diabetes at gamutin ang mga... Ang stroke din ngayon, napapansin nila, mas common sa kabataan. Dati, bihira ang stroke sa edad ito, edad 15 years old, 20, 30, 40. Dati, konting-konti, mga 20 years ago, bihira na i-stroke. Pero kita mo, tumataas. Tumataas na i-stroke sa edad 15, 20, 30, 40. Dumadami. Bakit dumadami? Ito mga possibilities. Minsan nga, walang cause eh. Unknown eh. Eh no, sa kabataan no, unknown, cryptogenic. So yung iba sinasabi mas malapot ang dugo, baka mas hindi healthy yung pagkain. Eh no, mas mahina yung ugat o baka may butas sa puso nung pinanganak, may rheumatic heart disease.
mas marami rin ngayon may aneurysm. Dati, bihira tayo makabalita. Ngayon, kabataan pa lang, biglang namatay, pumutok yung aneurysm. Sabihin, pinanganak na malambot itong isang ugat. Parang marupok, manipis. Polycystic kidney disease, 50% higher risk din for aneurysm. Yung laging nagma-migraine, laging masakit ang ulo. Pag sobra sakit ang ulo lagi, baka hindi na migraine. Pa-check tayo sa neurologist. Diba? Baka mas stressful yung tao ngayon. Ito nga, mas stressful ang trabaho, mas may social media, mainitin ang ulo. Kaya pati yung artery, mas napupunit. Artery tear. Oh. Ito yung mga artery, oh. Mas napupunit. Eh. Kaya na-stroke. Baka more drug abuse sa iba. Birth control pills may konting risk, lalo na kung high blood ka o may tendency na lumapot yung dugo. Pero tatanong nyo sa OB guy ninyo, ano pros and cons ng birth control? Hindi ko sinasabi tigil nyo, pero may pros and cons eh. Depende sa pasyente. At ito siguro sa kinakain. Malamang mas unhealthy yung kinakain ngayon. Pag pumunta tayo sa supermarket, kita nyo, puro chicherya, puro matatamis. Sabi ko nga, iwas chicherya. Tubig lang ang pinakamaganda sa inyo. Limit alcohol, fast food, sobra dami ngayon. Regular exercise, magpapayat, control high blood pressure. Okay? So ito basically ang pinakabinabantayan natin. Pati yung irregular heartbeat, binabantayan natin. Kahit yung pag-inom ng alak. Ito marami hindi alam. Yung pag-inom ng alak, delikado din. Yan, no? More alcohol na iniinom, higher risk for stroke. So sana po nakatulong to. Makaiwas tayo sa unang stroke at sa second stroke. Salamat.